those empties and turn our Bibles to the book of Galatians, chapter 6. In verse number 1. So, inaanyayaan po po lahat ng mga magulang na makinig po kayo pagdating sa aking sermon. Okay? Chapter 6 and verse number 7. Bago po ako magsimula, is everybody ready? Handa po tayo lahat. Bago po ako magsimula, meron po ako ipapakita po sa inyo. And I hope maybe some of you ay familiar po kayo po sa bagay nito. Ito po ay nag-viral po ulit sabihin sa public media. Ito po ay kumala. Tatandaan nyo, meron itong
young people, this is not fun. Akalain yung mga kapatid, I don't know if you are aware of this, parents. Pumupunta sila sa simbahan nito na ganyan ang kasuotan nila na parang wala silang narinig na salita ng Diyos. Na parang wala silang parents. Do you understand kung sino ang hinihiya ng mga tinamaan ng anong ito? Ang hinihiya nila ay ang mga magulang nila na parang wala. Young people, you listen to me now. When you come to this church with that kind of attire, alam niyo kung sino ang hinihiya nyo? Hinihiya nyo yung mga magulang nyo na parang walang tinuturo sa inyo. No, I don't believe that. Hindi ako maniniwala na ang mga magulang ninyo ay walang sinasabi sa inyo. May sinasabi ang magulang ninyo, kaya lang magpapatuloy kayo na nagmamak sa inyong mga parents. This is not the church attire. And to be honest with you, this is not a normal attire of a young man, and young man with a normal mind. Balik mo ko sa buko. Look at that. Hindi mo malaman kung panlalaki o kung babae. Ganyan din mo buko ni Vice President. Kapatid, do you understand? Marami beses ko na po na sinasabi rito ko sa inyo na yung pong mga attire ng kabataan, paninindigan nila yan. Kung kanino nila ginaya yan, yun din ang kilos nila at yun din ang utak nila. And look what happened doon sa mga bata na yun. Kanila, I hope, sabi kaya nga kanina, I don't know, kaya minsan, ang kasalanan na ginagawa ng kabataan yun, pinagtatawanan natin. Pagamat hindi katawa-tawa yun. Kung tutusin, dapat malungkot tayo at gumawa tayo ng action patungkol sa mga ginagawa ng kabataan na ito. And look at this. Tingnan mo yung paper mo yung tayo. Nakakalungkot pag nakita niyo sa mga kabataan na pupunta ng simbahan, nakabukas ang kanilang dibdib, na samantalang ang tagal na nila rito sa simbahan, nakaranas na silang mag-necktie, nakaranas na sila na maayos na gupit, na buhok, nakaranas na silang decente paumuhay. Let me ask you a question, kayo mga young people. Ganyan bang buhay ang gusto nyong ipamuhay? Dapat magising tayo mga magulang. Dapat maging ma-implement natin ang discipline sa ating bahay. I-check natin sino ang mga pumapasok sa tahanan natin na meron ganyan. Remember what David said, hindi ko paiintulutan na ating bahay ay maging haven ng hindi naniniwala sa Diyos. Seryoso sa church. Gawin ang
last Sunday, priso naman kaya yung pagkalait natin. Na ano natin inaagad-agad? Kasi mga kapatid, kung anong nakikita sa atin ng mga anak natin, nagre-register yan. At habang nagre-register yan, mga kapatid, na you are taking God lightly, the church lightly, then what will you expect from them? Kung baliwala sa inyo, maliit baliwala sa inyo, pumunta si Pam, pag nabing si Pam, magutulog lang kayo, you think your kids, your boys and girls, will take the church seriously? No. I promise you, no. It's a big no. Now, itong gusto mo makita nyo ngayon, they back the president, nagpakita sila ng dirty fingers ng president, minura nila ang presidente natin. Now, anong ginawa ng presidente? Pinahuli sila. Kung hindi sa pag-isipun ko nalang yung mga yan, kung hindi, baka hindi ko alam kung baka hindi natin yung kakilala ng presidente natin. Ngayon, kumikin yan sila. Grabe ang kanilang pagsisisi. Sinong binak nila? Presidente pa lamang po yan. And now, answer me. When the Bible says, God is not mocked. God is not mocked. That's why do not be deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, him shall also. How do you think the word of God? Now, mock means to make fun of God. Make fun of God. It means to show disrespect to God. It means to dishonor God. It means to ignore the word of God and God. Now, this mockery, brethren, is shown verbally and physically. Yung nakita po natin dyan, mga kapatid, sa screen kanina, binak nila si Presidente verbally and physically. Kung paano nila ginawa kay Presidente yon, pwede rin nila pong gawin yan sa Diyos. So, you can mock God verbally and physically. Now, in the Bible, I hope you're following me. Follow me carefully. Because in the Bible, mockery is a behavior and attitude shown by different people. Ito po ay kalukohan, ito po ay pag pinagtatawanan nila ang Diyos, hindi nila nirerespeto ang Diyos, at nagsasalita sila ng laban sa Diyos, at ang mga gumagawa po nito ay iba't-ibang klaseng ng tao sa Biblia. Number one, na gumagawa po nito ay isang mama. Only fool will say that there is no God. That's what the psalmist said. And in the book of Proverbs chapter 14, in verse number 6, beginning from verse number 6. A scorner seeketh wisdom and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understandeth. Go from the presence of a foolish man, from the presence of a foolish man. In other words, aalis ka. When thou perceivest not in him the lips of knowledge, hindi mo makikita, hindi mo maririnig sa kanya, hindi mo malalaman sa kanya, pag hindi mo natin sa kanya ang magandang kaalaman, umiwalay ka sa kanya. The wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is what? You see, fools make a what? Mock. That's it. There's another one. Proverbs or Psalm 74, verse number 22. Tingnan po natin kung sino ang gumagawa, sino lamang ang naglulungkot sa Diyos.
All right? Psalm 74, verse number 22. Arise, O God, plead thine own cause. Remember how the foolish man reproached thee daily. See that? Sino po itong mga ito? Mangmang lang. Tandaan niyo po itong grupo na ito, ha? Tandaan niyo. Mangmang lang ang niloloko ang Diyos. Nakita naman po natin sa mga kabataan na yun. See that? Second group of people, the wicked. Now the Bible says in the book of Psalm na kinakailangan kaya pinaiiwas tayo mga kudet at mapalad ang sinasabi ng Biblia, masaya ang isang tao na hindi lumalakad ayon sa kaisipan ng mga wicked or the ungodly. You see, yung walang kinikilalang Diyos. You see, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, same as the mockers. The word mocker. See that? Sino po itong mga taong ito? Wicked. Sino yung mga nagluloko lamang sa Diyos, nag-scorn sa Diyos? Mga wicked. Dalawa na grupo yan. Mga mangmang at saka wicked. In verse number 10, Psalm 74 verse number 10. Psalm 74 verse number 10. There's another group. The Bible says, O God, how long shall the adversary reproach? Adversary means enemies. Shall the enemy blaspheme thy name forever? Sino ang nagpa-blaspheme? Sino ang nag-scorn? Sino ang nag-mock sa Diyos? Enemies. Sino lamang mga kapatid na mga pagsalita laban sa Diyos? Kaaway ng Diyos. Now, did you experience na yung mga anak nagsasalita laban sa Diyos? Are they enemies of God? Okay, tuloy lang po natin. Gusto ko lamang po isingin kayo sa mga nangyayari. Alright? There's another group of people. So we have the fool, the wicked, and the enemy. Okay? Now, Psalm 119. Psalm 119. Verse number 51. Alright? The what? The proud have had me greatly in what? Derision. You know what the word derision means? Derision means make mouth. Make mouth, the same meaning that you can get from the word mock. Make mouth. You see? Yet have I not declined from thy law. So sino po ang pwedeng mag-mock ngayon sa Diyos? Proud. Proud. Remember what the Bible says. Pride goeth before what? Destruction. It's clear. Amen? Then, another one. So we have now the fool, the wicked, the enemy, the what? The proud. Proverbs 15, please. Look in verse number 12. Proverbs 15, verse number 12. Are you with me now? A scorner loveth not one that what? Reproveth him. Neither will he go unto the wise. Alin po yun? Scorner. What is scorning? Same as with the mocker. Scornful. Scorners. See that? Now, listen. Ano sabi ito mga kapatid? A scorner loveth not one that reproveth him. Ang isang mocker, ang isang scorner, ang isang nagsasakta laban sa Diyos, hindi niya ginugusto na makinig sa sinumang nagbabago sa kanya. Hindi sila nakikinig ng advice. Now, sinasabi ko po
sa inyo para makita nyo, malalaman nyo na kung anong klaseng anak meron tayo. Let me ask you a question. Nakikinig ba ang anak nyo ng advice? Pag sinabihan nyo, anak, hindi maganda yung buhok ko. Anak, hindi maganda yung kanso ko. Ano ang response nila sa inyo? I hope you're following me, mga kapatid. So what is this now? What is this kind of group, mga kapatid? Unteachables. Unteachables. Hindi mo maturuan. Maraming mga anak ngayon, mga kapatid, na halos hindi mo na maturuan. Alright? Now, isa-isa ko po sa inyo, ha? So ito yung mga tao, grupo ng mga tao na may kakayanan at may tapang, mga kapatid, na imak ang Diyos. Imak, lukuhin ang Diyos. Magsalita laban sa Diyos. Ang isa pang kapatid ay yung ignore mo ang sinasabi ng Diyos. You see, now what I'm saying, mga kapatid, is this. Maraming mga kabataan dito. In fact, if you can observe, I want you to be watchful right now, mga parents. Okay? Para kung ang anak niyo man ay maayos, at least masasabihan nyo, huwag ingatan mo itong mga bata nito. Are you with me? Mga parents, may karapatan po kayo at hindi po kasalanan na warningan ninyo ang anak ninyo na huwag makisama doon sa batang yon. Karapatan nyo yan. Pag may mga bata at young people na sumabi sa inyo, pag pinagbabawalan, gusto mo sa pakikita? In Jesus' name. Karapatan ko na pagbawalan at ingatan ko ang aking anak. Ayoko mapahamak at ayoko ang klase ng buhay mo na ipamumuhay ng aking anak. Ayokong dalhin ng anak ko ang pamumuhay mo sa pamahay ko. They are my children and I love my children. I love my family. I'm raising godly family in my home. Nagpapalaki ako ng isang godly na bata sa tahanan namin. Ayokong dalhin niya at iuwi niya ang nakikita sa iyo. There are some na pwede lang makita rito, mga kapatid. That's why sinasabi ko po sa inyo. You see, kaya ko sinasabi ko sa inyo, listen now, these kids, these young people, nakakita na po at alam nila kung anong turo natin dito. And imagine kung gaano po sila kayabang mag-post sa Facebook nila na sila ay merong girlfriend at sila ay merong boyfriend. At sila ay nagsusuot ng pamundo at naka-style sila ng pamundong kasuotan. Ito po ay malaking insulto sa salita ng Diyos. But you listen to me and I believe what the Bible says, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, him shall also reap. Are you kidding? How serious are you if you're the parent? Gaano tayo kaseryoso? Nakalain nyo, nakarinig na ng ebanghelyo rito, nakarinig na ng salita ng Diyos. Alam nila ang church standard. But brethren, just right. Diyan lamang mo sa kapila ng pintuan, makikita nyo po na minamat pa nila yung standard ng church. Alam niyo kung sino ang nilalagay nila sa kahihiyan? Sinasabi nila, not even the pastor. If I be the man of God, then what will my God, who sent me here, will do to your son?
those who mock God will mock the people of God as well. Remember in the Bible, Jeremiah was mocked. Let's go to the book of Lamentation, chapter 3. Papakita po po sa inyo ng mag-uwi dito para mga kapatid. Gusto ko lamang makita dito na pinanitigan natin ang salita ng Diyos at hindi puro-puro. Lamentation, chapter 3. Look at verse number 4. Of God and despised his words and misused his prophets until the wrath of the Lord arose against his people till there was no remedy. Kapatid, God is not mocked. Tingnan niyo kung ano ang minamak nila rito. The messenger of God, which is the preacher of God, and the what? The words of God. Sa pagpinakto, pagpinagtawa-tawanan nyo lamang, pagtinawa-tawanan lamang ng mga kabataan, yung preacher, pinagtatawanan lamang nila ang word of God. Listen, God is not mocked. Ang sabi ng Panginoon dito, hihintayin nila hanggang bumaba ang wrath ng Panginoon at isang araw wala na hong remedyo. I'm not trying to scare anybody here. I'm just preaching the word of God. That's what the Bible says here. Alright? Nehemiah was mocked by his enemies. In the book of Nehemiah chapter 2 and verse number 19, just write it down kasi very familiar naman po ito. Sino ho ang nagmock sa kanya? Yung kanyang makalaban, Sanballat, Tobiah, and Geshem. Remember that? Yung tatlong pangit sa Bible? See that? Now, sila yung nagmamock kay Nehemiah. Now listen to me now, hindi na ikinig sa kanya si Nehemiah, tuloy-tuloy lang si Nehemiah hanggang sa matapos niya ang gusto ipatapos sa kanya ng Panginoon. Then another one, is this familiar to you? Sa mga Sunday schoolers, alam niyo ito, Elisha. Remember that? Si Elisha was mocked by the young ones in 2 Kings chapter 2. Let's go through it, kasi magandang basahin po ito. 2 Kings chapter 2. Look at verse number 23. 2 Kings chapter 2, verse number 23. Are you with me now? And he went up from thence unto Bethel. And as he was going up by the way, there came forth little children out of the city and mocked him and said unto him, Go up, thou bald head! Go up, thou bald head!
Yung sasabing kalbo, 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 delikado yan. Nasa Bible po, tingnan po natin kung ano nangyari doon sa mga batang nangangantsaw. Tingnan natin. Alright, let's go to verse number 24. And he turned back and looked on them and cursed them in the name of the Lord. And there came forth two she-bears out of the wood, and there 42, 4 and 2 children of them. Patay. Pinunit po rin sila. Sinira yung kalaw. I mean, yet, you know the bear? See? Inair sila ng bear. 42 children died. Dahilan sa pagsabi nila kay Elijah, kalbo, kalbo, kalbo. Hindi ko alam kung ano lalabas dyan sa kalsada pag manarinig siyang kalbo, kalbo, kalbo. See that? But I'm trying to tell you, brother, is this. Sinasabi ko, kung yung Diyos ay kaya nilang lupuhin, piruin, paglaruan, kaya rin nilang paglaruan ang man of God. Ibig sabihin, pwede lang palabasin na hindi totoo yan. Pagtatawanan dyan habang nag-preach ako, nagkakalapitan dyan habang nag-preach ako, paglabas dyan, gagawin nila ang gusto nilang gagawin. Maglalakad sila dyan na very proud ng kanilang makamundo at makadimonyong kasuhutan. And look, listen to me now. It's because they do not respect God and the man of God and the word of God. But God is not mocked. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. It is very clear. Our Lord Jesus Christ was mocked by Herod. Remember that? And you know what happened to Herod and his soldiers in Luke chapter 23, verse number 11. He was mocked by the Lord Jesus. The Lord Jesus Christ was mocked by the Roman soldiers in Mark chapter 15 and verse number 20. Luke chapter 23 verse number 36. He was also mocked by the thief on the cross. Remember that? Luke chapter 23 and verse number 39. He was also mocked by the Jewish leaders who passed by the cross in Matthew chapter 27 in verse number 41. You see that? Now, mga kapatid, alam niyo po ba na lahat ng mockery, lahat ng pangungutya, lahat ng pangantsaw, lahat ng yung nilalaro nila, kinakantsawan nila tayo, pinaglalaroan nila ang ating pananampalataya, okay lamang ho yan, mga kapatid, pagka mga tagalabas ang nagmamak, mauunawa natin ko yung mga kapitbahay natin na umuusik sa atin dito ang magsasabing wala, pinagtatawanan tayo. Pero ang hindi yung katanggap-tanggap, yung nakaupo na rito at nakaranas na ng kabutihan ng Panginoon, nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon, nakarinig na ng preaching at nalaman nila na tamang standard ng simbahan ito ayon sa Biblia, yun o ang hindi katanggap-tanggap. Mahirap ng gabi kapag ka ang nagmamakmak ay yung nakaupo dito lang Sunday morning, Sunday evening, and Wednesday night, at yung iba po dyan nakaranas pa na mag-soul winning, nakaranas pa po mag-aral ng Biblia, nakarating pa sa Bible school, nakaranas mag-necktie, nakaranas ang maayos na itsura ng isang kabataan. Naranasan po nila yan. But all what they do not know is mockery sears the conscience. Mockery sears the conscience. At kapag ka ang ating pong conception ay namanhit na, lahat ng ating kasalanan ay hindi ho magiging lighter
Now, bear this in your mind, parents, that the conscience is the God-given moral consciousness within each of us. Yan po ay naka... I want you to open your Bibles, please, in the book of Romans. Romans chapter 2, in verse number 15. Which show the word of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts demean while accusing or else excusing one another. Now, what is the conscience there for? Para saan? Anong ginagawa ng conscience? Konsensya pa pwede? Bearing witness. Ibig sabihin sa ating konsensya, may nakalagay po dyan pa pwede at nakakaalam ng kabutihan. Pero, pag in-ignore natin ang kabutihan, ang sabi ni Paul, I want you to open your Bible to go to 1 Timothy chapter 4, sapagkat makikita po natin dito, na yung isang ng conscience ay seared na mga kapatid. Okay? 1 Timothy. Let's go. Chapter 4 in verse number 2. Are you following me now? Is speaking lies in hypocrisy, keeping their conscience what? Seared with a hot iron. Alam niyo kung saan ginagamit mo yun? Yung pagmamarka ng hayop ng araw, pag dinanampiran, pag pinapagalanan, pinapatakan. Kasi, pagkaaliman po yung balat natin, mga kapatid, nalagyan na po yan dyan, naluto na yan, yan po ay magmamahit na yan. Yung mga doctors, may mga alam, yung mga doctors, may alam kayo, na pagkasugat na, at maano na po yung sugat dito, hindi na ini-injection na pagmamahit. Bakit? Yung sakit, ay mismo, yung sakit, ay pagmamahit na yun. Wala na eh. Mas masakit na yung sugat kaysa karayom na itutusok dyan. See that? Kaya hindi mo na kinakailangan lagyan pa ng pampamanin. You see, now listen to me now. Pagdating may sugat na po, pagdating may kasalanan na dyan, pagka may dumating pa uling kasalanan, hindi mo na mararamdaman na kasalanan mo yan. Bakit may nakalagay na hong kasalanan eh? Kaya yung mga young people na nakakita na sila ng kabutihan, nilagyan nila ng kasalanan, yung mismo nag-seared na yun. Boom! Kaya pag may dumating, kaya po naling gumawa ng kasalanan. No wonder kung bakit ang mga batang yun nakarating po sa state na gano'n. Malakas na ang loob nila, hindi lamang humikit ng marijuana, kundi malakas ang loob nila na hamunin pa yung presidente. Ang akala nila, mas malaki sila at mas malakas sila at strong sila, stronger sila kaysa kay presidente. Why? Their conscience are already seared. You understand? Yan ho ang nakakatakot mo. In fact, in chapter 4 of the book of 1 Timothy, ay in-identify po sila rito ni Paul. Look, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall what? Depart from the faith. Who will depart from the faith? Eto yan, in-identify po yan ni Paul. You see that? Giving heed to what? Seducing spirits and doctrine of the devils or doctrine of devils. See that? He is speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to men. Eto po yung in-enumerate, in-identify isa-isa ni Paul. Kay Timothy. Ito po yung magdi-depart sa pananampalataya. Kaya nga po, mga kapatid, makinig kayo ng mabuti mga magulang, this is a serious matter, sinasabi ko po sa inyo. Kapag ka ang anak ninyo nagsimula magbago ang itsura, tandaan niyo po yan, palabas na yan ang pananampalataya. They are departing already from the faith. If they have been already biblically educated, na-educate na sila biblically. Pagkatapos, mga kapatid, iiwalay pa sila sa sinasabi ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy na po yan. Tuloy-tuloy na po yan.
you that? So, makikita po natin dito, not only na natakpan, na manhit na po yung kanilang pangunawa, yung kanilang conception. Ang nakakatakot po ang ito, mga kutin, at ang nakakalungkot, hindi po sila pwedeng palampasin ng Diyos because of the principles in the book of Galatians chapter 6, verse number 7. God is not mine. For whatsoever a man soweth, that him shall also be. Maliwanag po yung mga kutin. It means God will punish those that mock him, the man of God, and the people of God, and the word of God. Zephaniah, if you know where it is. Zephaniah, let's go to the book of Zephaniah, mga kutin. Chapter 2. That is right after the book of Habakkuk. And before the book of Haggai. Chapter 2. Look at verse number 10. Are you with me now? This shall they have for their pride, because they have reproached and magnified themselves against the Lord, or against the people of the Lord of hosts. They magnify themselves. They have reproached. Hindi ho nila binigyan ng magandang katinuan yung sarili nila against sa mga tao ng Diyos. Look in verse number 11. The Lord will be what? Terrible unto them. You know what the word terrible? It is from the word devil. Ibig sabihin, nakakatakot. Nakakatakot ang Panginoon sa kanila. See that? For he will what? Famish all the gods of the earth, and men shall worship him, everyone from his place, even all the isles of the heathen. God is going to punish them. Hindi ho patagal ang mga tao ito. Again, kanina 2 Kings, ipinakita ko po sa inyo, mga kutin, na talagang tutumong nangyari po doon sa mga nahudya ay Elijah. Okay? Now what I'm saying is, ang Biblia, nag-record po ng punishment na natanggap ng mga tao kumudya sa mga tao ng Diyos. Inudya nila yung tao ng Diyos, alright, hindi na niyo po kung ano nangyari sa kanila. And not only that, hindi lamang po yan, meron pa pong repercussion kung inyo pong naalala si Adam and Eve in the book, si Adam and Eve in the book of Genesis chapter 2, verse 15 to 17, inani niya rin po ang kanyang kinanib. Yung hindi nila pagsunod sa Panginoon, kanila pong na inani, mga kapatid. Not only that, you can remember Ananias and Sapphira. In the book of Acts chapter 5, same thing happened. Ito po, mga kapatid, sana ay magsilbing warning na po sa atin. The Bible is very clear. God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Now, ito, hindi natin pinamak ang presidente natin. But you listen to me now. Gaano ho kamiserable, katereble, pagka ang Diyos ang minak natin. Kung kay presidente pa lamang may kabayaran na, gaano pa kaya sinasabi ng Diyos na whatsoever a man soweth, same also he shall reap. The Bible is very clear. Now, ito po ang gusto kong mayari. Next Wednesday, sasabihin ko po sa inyo kung anong gagawin nyo sa pamamahay po ninyo. I mean, kinakailangan strictly if you want, no, kung nais nyo po na hindi umani ang inyong mga anak, nang katulad na natin italaman po natin dito, alam din po nito, hindi po na kinakailangan itong ano. Hindi po na kinakailangan kung napanood po natin ngayon nangyari doon sa pitong mga bata na yun, pitong young people na yun na mayayabang, tapos in the long run, hindi po panyo ang pagtanggal ng pagtanggal ng pagtanggal.
Tapos nung unang yayaman mong salita, ganun mo na yun. Ito sa kabataan. The same attitude. Pag pinagsabihan mo, malaki